impormasyong audiovisual tungkol sa ating katawaran. Nilalaman ito ang mahaba at mayabang na karir ni Bilibining Vilma Santos at ang mga dahilan kung bakit siya ang gawad na lider para sa taon na ito. Mula sa direksyon ni Ginoong June Austria, tunghayan po natin ang Vilma sa puting tabi, ikaw, siya, at tayo. Para sa mga manang. Ano ko kayo? Balik mo sana si Jun
puso niya yung ano nilalating. So nakikita mo na siya actually in projects na she transforms. She has learned to transform. Bago ako makipag-negotiate sa producer, script muna. And then through the script, malalaman ko na mo order yung character. Bago ako sumugod, kapisado ko na yung character na gusto ko. More or less, may idea na ako na gusto ko i-portray. So tuwing
na sabi niya, parang ang kalenderyang ng past, o katarungan para kay kandensyo, o katuhin mo ako bilang tao, kasabay niya rin tayong nagsasabi noon sa bawat sulok ng sinihan, sa bawat sulok ng Pilipinas. Dahil si Vilma Santos, sa punting tabi, ay ikaw, siya, tayo. Kasi sige, mama ko, ganun. Tapos, nagtrabaho, lahat na lang na, ano, papasukin mo para lang makabuhay mo yung anak mo. Kahit nandito na ako sa malupalok ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo, nabigyan kayo ng magandang buhay dahil magkulang ako. Nakikita ko yung sarili ko doon sa role na ginagampan niya sa akin. Totoo yung inaarte niya doon na rin. May sakit doon. Ikinulog siya nung umalis ang amo niya. Tapos noon, nagluluto siya habang targa-targa ang bata. Totoo lahat yun. Feel na feel ko yun yung role niya. Sa totoo lang po, nireklamo na, dismiss po ako nung nagwe-welcome namin. Eh, tumiti mo sa isip ko yung parang nagiging makabayan na ako. Bakit na naglalaban mong karapatan mo bilang isang mama niya? Eh, talagang umano sa puso talaga yung ano eh. Sumusubaybay sa kanyang pagbabaka at pagganap sa kanyang papel ay madadala sa kanyang pinahihwating ng mga pananaw sa mundo, pagpapahalaga sa bagay-bagay. Actually, nagbago yung pananaw ko. Dahil tayo, parang, yung nga sinasabi na nakapako na yan, yung sinabi namin, kontrabida, pagkirita, kirita, ang samang tao yan. Pero nung napanood ko siya, lalo sa relasyon, nakita mo doon ang tao sila. Bakit? 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 Bakit?
Sa loob ng higit na tatlong dekada, ipinakita at ipinatanggap ng pasanto sa amin ang imahe ng isang babae at isang ikunang bumabalikwas. Ako, fighter din ako talaga. Kaya naging mas madali, mas siguro sa nakikita ko, mas effective ko sa mga babae na kalabang. Maybe because kahit ako personally, palaban ako babae. Padala sa tao, yung mga tao. Mga kailangan ng mga tao, mga needs ng mga tao, mga sambayanan ba? Kailangan malaman ng mga tao tungkol sa mga pangyayari sa ating bansa. Ngunit araw-araw ay sinisilang ang mga anak at magulang na magtatawid sa bangka ng pagbabae. Sapagkat ang kayapang pangpan ay para lang sa mga nahas sumamuta sa alam sa panahon ng pagbabae. Mahirap na tatyahin kung ano talaga ang nagiging epekto ng isang artista sa mga manonood. Pero maaaraan natin pagpatayan ang personalidad, karakter na kanyang ginagampanan. At yun ay isang bagay na matatandaan ng mga manonood at maikintal sa kanilang isipan na itong taubang ito ay pwede mapagkakuan ng halimbawa ng mga tao pumahanga sa kanyang mga maganda. Dahil kung ang bawat bata ay napalaki ng disente at makatao, sana'y nabuuna ang isang disente at makataong lipunan. May kararangan namin ipamana sa inyong lahat. Buong buhay mo, yan na lang ang sinasabi nila sa wala kang magagawa itong gusto ng asawa mo. Wala kang magagawa itong kapalaran mo. Wala kang magagawa dahil dapat putres naman, dapat hindi ganun. Ilang beses kong narinig. Ilang beses akong pinabihan at pinaalalahanan na ako itang madre lamang. Itang madre hindi dapat makialam sa mga bagay na wala niyang nalalaman. Pero una sa lahat, ako ay isang tao. Ako ay isang Kristiyano. At bilang isang Kristiyano, alam ko at alam natin lahat na tayo ay nasa tama. Na tama ang ating ginagawa. Na tama ang ating pinaglalaban. Sa pumipili ng role niya, nag-grow din eh. Naging more socially relevant yung mga films na ginagawa niya. At the same time, ang feeling ko parang hindi na rin ako fan. Nag-grow ako na sa klase ng mga pelikulang ginagawa niya. Every time na tumatanggap siya ng movie or gumagawa siya or namimili siya ng script, ang first and foremost iniisip ni Bill na yung responsibilidad niya sa tao na hindi lang ako dito gagawa ng pelikula dahil para ma-please lang mga fans ko o manood sila. Kundi, aware siya. Ginagaya siya, ginagawa siya ng huwara, ini-idol siya. So, it's high time siguro na nangyayari na ngayon na yung mga pelikula ng ginagawa niya nagiging huwala na banggap ng masa na totoong nangyayari sa totoong buhay. Inevitably, she has brought to the limelight ordinary people with extraordinary lives, has created awareness to various social political issues. Kasi ang buhay ng artista, kumisan, wala kang choice kundi sumunod sa producer. At ang unang-unang target is the movie to make good in order for you to have movies ulit. Bihira na rin nagbibigyan ng pagkakataon at this time, ang gusto ko and I demand na ikaw ang film na gusto ko kasi I know magandang ibig sabihin nito at malaki ang maitutulong nito pagdating sa information and educating your audience. Isa nga sa magandang nagawa ni Bill Pajano, ginamit niya yung kanyang cloud sa movie industry para makalabas ng ibang naibang mga role. Iko-consider ko sarili ko isa sa palagay kong kukunting swerte, may swerte, na nabigyan ng pagkakataon na makapag-demand sa mga roles na gusto nila. Not necessarily thinking of box office
Ika. Kung ibig sabihin ng Otoreo, yung pag-iwan ng tatak kanyang personalidad sa isang papel at sa mga ipapang papel na kanyang inampanan. Makikita natin ito sa mga pelikula ng Pilma Santos, mga laban Pagkuti na Tua, Burlesque Queen, hanggang sa Sister Stella at Antigana. As an artist, she has nurtured aesthetic refinement and has constantly searched for the beauty and enhancement of her craft. Merong natatangin video ng Pilma Santos na dinadagdag niya sa ginagampanan niyang role. And even her personal lifestyle is a good role model for the fans and the public. Aware na siya na kailangan niya sa mas nakararami marunong na may impart siya ng moral lesson o yung katotohanan sa mga nangyayari sa lipunan. Galing sa puso niya lahat ng kanyang mga ginagawa. Well, siguro, inaalay mo na yung buhay mo sa publiko, inaalay mo, ibinibigay mo na yung sarili mo para sa publiko. Hindi na isang magsasabi kung paano tayo mabubuhay. Kinakatawan niya ang artista, sa isang tanam. Kinakatawan niya ang isang leader sa industriya, leader sa pagkakulagan. Nag-sisensya ng artista niya para sa pagkilos at pagmumuhay ng isang artista sa Pilipina. Vilma Santos sa Puting Tabi, sa labim ng katotohanan, imahe ng pagbabago at nagbabagong lipunan. I will consider myself very lucky na naabot ko yung point na ito. But, again, hindi ko ito naabot ng overnight. Bago rin ako nakarating dito, blood, sweat, and tears.